Ginamit po natin ang mga pagbasa para sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Kung alam ninyong gamitin ang imahinasyon, makikita ninyong angkop na angkop ang mga readings natin ngayon sa pista ng parokya ng Sagrada Pamilya. Naririyan ang Holy Family sa Ebanghelyo. Ewan kung naramdaman nyo yun habang binabasa ang gospel reading. Siyempre, magkakamot kayo ng ulo at magkukunot noo at ang reaksyon ay parang di ko yata narinig. Saan? Yan ang problema kay Bishop Ambo. Marami siyang nababasa between the lines pag binasa ang Ebanghelyo. Okay, para masabi ko mamaya kung nasaan sila, kaunting kwento muna. Alam niyo ho, noong pumasok ako sa seminaryo, parang lalong lumaki ang pamilyang kinabibilangan ko. Lahat ng mga kapwa seminarista ko, parang mga kapatid ko na rin. At alam yun ng parents ko. Kaya welcome silang lahat sa bahay namin. Kasi alam nila na mga kaibigan at mga kapatid ang turing ko sa kanila. Welcome lahat ng mga kapwa seminarista ko noon na makikain at makitulog kahit walang pasabi. At alam naman ninyo, nung kabataan ko, wala pong cellphone noon. Kaya wala pang text. Ang swerte nyo naman ngayon. Wala kayong dahilan para hindi magpasabi kasi may mga cellphone na. Ni telepono, wala ho kami noon. Kaya madalas mangyari, kapag meron kaming apostolate o lakad ng mga seminarista sa may Pampanga, sasabihin ko sa mga kasamahan kong mga seminarista, siguro daan tayo kay nanay. Doon na lang tayo kumain ng tanghalian para makatipid ng pagkain sa karinderya. Karinderya lang ho ang ma-afford noon ng mga seminarista. Sanay ang nanay ko noon sa ganyan. Siyempre, pag biglang dating namin, magugulat siya dahil nga walang pasapasabi. Yung bigla bang mag-uwi ako ng tatlo o limang katropa, minsan hindi lang makikikain, makikitulog pa. Pero kay nanay, no problem. Lagi siyang merong nakatagong corned beef o sardinas. Alam naman niyang hindi naman maselan ang mga seminarista. Igigisa niya at sasahugan niya ng maraming repolyo. Sasabawan pa niya. At magluluto siya ng isang malaking kalderong kanin. Sold na. Balikan natin ang gospel reading. Sabi ko, naroon ang Holy Family, ang Sagrada Pamilya. Nasaan? Di ba ang sabi ng pagbasa, napalingon daw si Jesus sa dalawang alagad ni Juan na sumusunod sa kanya. Tinanong siya, saan ka nakatira, Rabbi? Ibig sabihin, guro. At ang sagot niya, halikayo para makita ninyo. Saan ba nakatira si Jesus, kundi sa Nazareth? Palagay ko, nabigla si na Mama Mary at Tata Jose at biglang nando doon ang anak nilang lagalag. Nag-uwi pa ng dalawang katropa. Pero sa isang masayang tahanan, ang bati ay tuloy kayo. Hindi lang sila nakikain, nakitulog pa. Tuloy kayo. Ganyan ang pamilya. Sa una, ang mga welcome ay mga kadugulang, mga miyembro ng pamilya. Pero dahil lumalaki ang mga bata,
At dahil inaruga sila ng mga magulang at pinalaki sa mabuting pagsasamahan, ang mga anak nila'y natututuring makisama at magkaroon ng maraming mga kaibigan. Ganyan kung lumaki ang pamilya. Pati mga katropa, nakikitawag na rin ng nay, tay. Mag-uuwi ang mga bata ng mga kaibigan at magiging kapamilya na rin sila. Ang iba, asawa pa ang iuuwi. Noong November last year, nagkaroon ng book launching ang aming pamilyang David na taga Betis sa Pampanga. Ang Betis sa Pampanga ay ang aking Nazareth. Ang title ng aming libro sa Pampangan ay Bale Pinaud, na sa Tagalog ang ibig sabihin ay ang bahay na pawid. Ito ay ang kinalakihan kong ancestral house. Isang bahay na punong-puno ng kasaysayan at mga alaala. Kaya, imbis na gibain at baguhin namin, minabuti naming magkakapatid na panatilihin ang mga orihinal na bahagi ng Bale Pinaud at dinagdagan na lang namin ng modernong toilets kasi wala naman din kaming toilet noon. Yun ay, hindi ba yung mga toilet, hindi naka-attach sa bahay noon. Ando doon sa likod na likod. Kaya dinagdagan ng mga modernong toilets at in-extend yung aming kainan. Dahil ako lang sa 13 magkakapatid ang hindi nag-asawa, 7 boys, 6 girls ho kami, no? Ang immediate family lang namin, basta nagkaroon ng okasyon, mahigit na ho kaming 100 katao. Immediate family yan. Isang barangay na kami, Barangay David. Kapag meron kaming okasyon tulad ng Pasko, tulad ng mga birthday at tulad ng mga piyesta. At manghang-mangha ang mga pinatutuloy namin sa bahay namin. Lalo na kapag tinuturo ko yung mga antigong at barnisadong mga kawayan, mga kilong kawayan na pinagtalian ng bubong na pawid. Kapag kinukwento ko sa mga kaibigan na dati, nung mga bata pa kami, nakasabit doon sa mga kilong kawayan ng aming bubong na pawid ang mga pusod namin. Lahat kami sa bahay lang sinilang. Walang hospital noon. Kumadro na lang. At pinuputo lang pusod. Pinatutuyo at tinatalian ng lampin. At ang pusod na nakatali sa lampin, tinatali dun sa kilong kawayan ng aming bubong na pawid. Kaya pag may bisita kami, sasabihin ko, ako yun. Number 10. Noon pa man, tinatanong ko na sa sarili ko, ano bang saysay ng tradisyon na ito? Siguro, ang ibig sabihin ng tradisyon naming iyon, na tradisyon din pala ng ibang mga Pilipino, yon ay para manatili kaming nakatali o nakaugnay sa pamilyang kinalakihan. Alam natin, hindi naman lahat ng bahay ay nagiging tahanan. Malinaw sa atin ang distinction. Kahit sa English, not every house is a home. May distinction ang house at home. Minsan, tirahan lang yan, pero hindi tahanan. Nagiging tahanan lang yan kapag ang nakatira'y hindi kwago kundi tao. Di ba kasabihan natin yan? Mabuti na sa akin ang bahay kahit na kubo kung ang nakatira ay tao. Kesa dun sa bahay na bato pero ang nakatira ay kwago. Mga kwagong dilatang mata sa umaga
pero walang nakikita. Para bang tau-tauhan sila sa isa't isa. Nakakabuo tayo ng tahanan kung tayo'y mga taong nagpapakatao, nagmamalasakit sa isa't isa, natututong magmahalan. Nagiging tahanan lamang ang isang tirahan kapag pwede mong iwan, pero pwede mo ring balikan. Pwede mo ring uwian anytime. Tahanan na hindi nagtataboy, kundi tahanang nagpapatuloy. By the way, sa mga commentator natin, minsan madalas maging mistake ito. Noong pagkatapos taas ng pari, yung kordero ng Diyos, tapos ang sagot ay, Panginoon, hindi po ako karapat dapat na hindi magpatuloy, kundi magpatuloy. Oo, tingnan ninyo. Ha? Ngayon yun lang nalaman yung iba sa inyo. Ang magpatuloy is to continue. Ang magpatuloy is to welcome. Isang accent lang, magbabago yung Tagalog word. Ganyang kagaling ang lingwahe natin. Magpatuloy. Ang tunay na tahanan ay tahanang nagpapatuloy. Welcoming. Hindi nagtataboy. Hindi lang ang mga, palagay ko, alam niyo ho, katulad din ng tahanan ni Jesus sa Nazareth, ang bahay namin sa Betis, Pampanga, maraming marami ding pinatuloy. Ngayong kasalukuyang sandali nga, meron kaming 25 bisita, mga kaibigan ni Kuya. Kaibigan ni Kuya, kaibigan din namin. Kaya lumalaki ang pamilya. At dahil nagiging tagpuan, hindi lang ng magkakamag-anak, kundi pati na ng mga kaibigan ng mag-anak. Hindi lang mga bahay na bato, hindi lang mamahaling mga bahay sa mga subdivision ang pwedeng maging tahanan. Hindi ba noon, merong isang TV comedy series ang yumaong si Dolphy, na ang pamagat ay Home Along the Rilis. Kung Along the Rilis ang bahay ni Dolphy at ni Da Blanca, ibig sabihin, ay ang pangalan niya John, no? At ang misis niya ay si Marcia. No? Aba, ibang series yata yun. Ano? Ibig sabihin, ang napangasawa ni Da Blanca ay anak ng milyonaryang si Doña Delayla. Ang papel ni Deli Atay-Atayan. Ibig sabihin, ang manugang ay squatter. Yun pala yung kwento ng Home Along the Rilis, no? Ang manugang ay squatter. Pero kahit bahay squatter, aba, huwag mong maliitin. Pwede rin palang maging tahanan. Pwede rin palang makabuo ng mabuting pamilya dahil mayroong pagmamahalan. Dahil mga responsable ang mga magulang. Ah, sabi ho ni Saint Augustine, where there is love, there is God. Kung saan naroon ang pagmamahalan, ay naroon din ang Diyos. Ibig sabihin, kahit pinakalaki-laki mo ang simbahan, kung walang pagmamahalan at walang pagmamalasakitan ang parokya, hindi sila pwedeng maging Sagrada Pamilya. Yan ang challenge, extra challenge, lalo na sa Holy Family Parish. Pero kahit munting barong-barong sa Nazareth, kahit munting sabsaban sa Bethlehem, pwedeng maging tahanan ng Diyos, pwedeng tahanan ng Sagrada Pamilya, kung bukod sa mabuting pagsasamahan ng mag-anak, ay laging bukas ito, laging nagpapatuloy sa ibang tao, na sa kalaunan ay nagiging hindi na iba, kundi kapamilya na rin. Sabi ni Saint Paul sa ating second reading, tayo daw mismo ay mga templo ng Diyos.
hindi ang mga bahay na bato, kundi mga puso at diwa ng mga taong kahit na magkakaiba ng karakter at personalidad, ay nagiging pamilya, nagiging parang iisang katawan. Katulad nating lahat na naririto sa loob ng simbahang ito, hindi naman tayo magkakadugo, di ba? Pero iisang salita ng Diyos ang pinakikinggan natin, iisang katawan ni Kristo ang tinatanggap natin bilang pagkain ng buhay. Kaya kahit hindi tayo magkakadugo, magkakamag-anak na rin tayo. Tayo'y pwedeng maging pamilya. Pamilya ng Diyos. Pamilyang hindi nagtataboy, sabi ko nga, kundi nagpapatuloy. Kahit saan, kapag ikaw ay pinalaki sa isang payapa, panatag, at matiwasay na tahanan, dadalhin mo yon. Dadalhin mo ang kapayapaan, kapanatagan, pagsasamahan na nakabuo ng tahanan, hakabuo din ng tahanan kahit saan, kahit sarilis pa ng tren. Ang sabi ng ating first reading, si Samuel daw, maliit pa lang siya, sa templo na siya nakatira. At sa loob ng templo, doon pa nga siya natutulog malapit sa Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. Kaya, hindi lang yung tinig ng matandang paring si Eli ang naririnig niya kapag gabi. Bata pa siya, naririnig na niya ang tinig ng Diyos. Dahil mayroon siyang misyon. At ang misyon niya'y ang iparinig din sa buong bayan ng Israel ang tinig na ito. Upang ang buong bayan ay maging tahanan ng Diyos, maging pamilya ng Diyos, maging sagrada pamilya. Naway ang parokyang ito ay maging tunay na sagrada pamilya. Amen.